Have a blessed Divine Hope, everyone. Okay, ngayon ay October 15, 2024. Itong oras ay, I think, 9 o'clock in the evening. Okay. Ayan yung asawa ko. Naglalaban ng aming mga damit. Thank you so much, mahal. Akala ko nagbibiro siya na maglalabas siya. No? So, medyo marami-rami ang nalaban niya. Kung sa bagay, hindi naman marumi yan kasi halos pawis na lang naman yan eh. No? Tapos na, mahal. Ha? Tapos na. Oh, kasi ano yan eh, mga damit na ano lang, yung pawis lang, no? Kasi sa isang araw, minsan hanggang 3 beses ako nagbibihis, or 2 beses umaga at saka gabi. So hindi naman siya masyadong marumi. Kaya ayon, hindi niya talaga ging washing, no? Talagang kinamay-kamay niya to the max. Thank you so much, mahal, sa paglalaba. Very good. At saka in fairness, malinis ang ano niya, ha? Malinis yung paglalaban niya. Char. Naku, mukhang ako yata maghihilot ngayon. Ah, hindi. Ano pala kagabi, mahal? Di mo ko hinilot sa paa. Hmm? Kumusta ang lahat ng mga kapatid? No? Medyo... Kung siguro nagtataka kayo bakit ayan, thank you so much, mahal, sa paglalaba. No, siguro nagulat kayo bakit hindi ako masyadong nagba-vlog, no, so far, kasi nga katulad ng sinasabi ko, malaki po ang pinaghahandaan ni Lidimin, no? Malaki ang pinaghahandaan ni Lidimin para sa inyong lahat. So, ayan na naman yung aking ano, kaya ang aking hair, charot. Actually, maraming nagtataka, maraming nagsasabi that Lidimin, lalo na yung mga ka-video chat ko, no? Kasi pag may nag-friend request sa akin, tinitingnan ko yung profile. No? Pag alam ko na, oops, iba ang pakay nito, so hindi ko ina-accept. Pero yung iba, no, is talagang ginagawa ko, nakikipag-video call ako. Katulad ng kapatid natin na nandyan si Ifugao, nandyan sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. So, ganun ang ginagawa ni Lidimin. No? So far, kung nararamdaman ninyo at nanunotice ninyo, talagang hindi ako masyadong nag-vlog. Although na maraming dapat ibabahagi. Just like for Starlink. No? Kasi, sa totoo lang, ang Starlink ni Elon Musk, kung totoosin, ay paraan niya na lang yan talaga, no, na para makapag ano din siya, no, para makapagpatuloy din siya. Kasi ako nang nagsasabi, even Elon Musk, kung nagkaroon man ng shutdown, no, ang mga malalaking bangko, no, ay affected ang mga yan, even the Illuminatis, mga Mason, even the Cabal is affected po sila. Ngayon, yung tungkol po doon sa mga gera-gera na sinasabi na pinapalabas that the America and the Russia ay magpapakawala sila ng mga missiles dyan sa Middle East, actually po kung tutuusin, yung mga yan, yung iba is scripted na lang, no? Scripted na lang po yan. At itong walang kamatayang UFS, ipagpaumanhin ninyo, how many times ako nagsasabi, how many times ako nagre-remind that even the QFS, the Quantum Financial System, ay sinasabi that we are waiting for the green signal again, no? So, sabi nila, nagbukas na, nag-ano, sad to say, I'm so sorry po, no? Sad to say, I'm so sorry, alam ko that some of you ay hindi naniniwala how come na sasabihin ko na katulad nito, no, ay hindi pa talaga activated po ang QFS, no? So kung tutuusin, no, even na mag-research kayo, no, ay bakit nila sinasabi that we are waiting for the green signal again just because mayroon nag-signal sa kanila, no? Sa anong paraan na nag-signal sa kanila? Number one question. Number two question, kailan ito nangyari? Number three question, kung nag-green signal
nag-green signal sa kanila, bakit hindi natuloy? Pang-apat na question, sino ang nasa likod ng green signal na sinasabi ng quantum financial system? Okay? Para din po sa kaalaman ng lahat, no? Ito halo-halo na to eh, no? Wala naman talaga akong ano sana, kaya lang naglaba yung asawa ko eh. Ayun, no? Daming nilaban. Ano yan? Okay for sale? naglabang asawa ko yan. Siya ang naglaba. Thank you, mahal. Thank you so much. No? So, alam niyo mga mahal kong kapatid, maraming mga issue, no? Ang dami, no? Just like ang yung election, no? Alam niyo, pagdating ng election, katulad ng sinasabi ko, kung mayroong 70-30 na pinag-uusapan ng LOI, ng humanitarian aid, dating Ferdinand Idralin Marcos Sr., ito yung masasabi ko about sa eleksyon ko, no. 90% malaki ang posibilidad na hindi talaga matuloy ang eleksyon. Okay? At kung matutuloy man yan, sinisigurado ko sa inyo, no, na yung mga ngayon pa lang ay gumagawa na ng kababalaghan, I'm so sorry. Always remember that lahat ng bagay sa mundo ay may tamang kapanahunan at may katapat. So, yung mga pong matutuloy ang eleksyon, yung mga nagbabalak mandaraya, ngayon pa lang ipagpaumanhin ninyo, no? Laban ito. Hindi ito laban ng kayabangan, laban ito ng katotohanan, no? Katulad ng sinasabi ko sa inyo, walang kapatid-kapatid, walang kaibigan-kaibigan, walang kadugo sa kadugo. Ang nagkamali, kailangan talagang kurti natin, no? Yung iba maaaring nagsasabi, what is your capacity, no? Yung iba, ano yung sinasabi? Nangarap ng gising? No! Hindi nangarap ng gising si Lidimin. Kwidaw lang kayo. Dahan-dahan lang po sa pananalita dahil ako hanggat maaari ay idadaan natin sa diplomasya. Kasi ang aba ninyong lingkod, anuman ang ipinagkatiwalang karunungan, kakayanan, ay hindi po yan para gamitin para magmataas nino man sa inyo, lalo na para kilalanin ka, ako si ganito, ako si ganon. Kung hindi, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Marami pong nagaganap yung ating kapaligiran ngayon para sa kaalaman ng iba. Kaya tingnan ninyo, even the actress, special mention natin ito, no? Even the actress of the Philippines, si Elizabeth Oropesa, no? Talagang nasasabi siya, nakausap yung mga taga Agarta. Yes, I believe her, no? Kasi even Lidimin Canuto, noon pa man, sinasabi ko na sa inyo, no? Kaya nga sabi ko, no, marami tayong binahagi sa inyo, no? So maraming mga pagbabago at katulad ng sinasabi ko sa inyo, kailangan lang natin makipag-ugnayan ng bawat isa. And thank you so much sa lahat ng mga keepers, sa lahat ng mga holders, no, na nagtitiwala para sa gawaing ito. Ayan, at special mention ko ito. Yes, kailangan ko silang babanggitin. Our beloved commanders, mga ating mga ibang commanders, ito yung mga importanteng commanders, the real Aguila commanders is still alive. Si Commander Ligaya is hindi pa kami nagkita. So, last time nag-usap kami, the original Commander Aguila. Alam niyo, sa totoo lang, maraming nagpakilala na mga Commander Aguila. Okay lang yan. Okay lang yan. Pero ang totoong Commander Aguila, nalalaman ko yan sa pamamagitan ng isang tanong at alam nila ang isasagot. Just like our kapatid, special mention again, itong kapatid natin na si Dato Jumar Piang, or the right pronunciation is Piang, no? Kasi ang mga yan is talagang yung mga yan is mga Chinese blood kung tutuusin, no, ang mga Piang or Paiang, no, yan ang tamang pronunciation. At masaya ako that ang ating ibang mga kapatid ay nakikipag-isa na ngayon
sa ngalan ng ating mga kapatiran, dahil pagod na rin po talaga sila, no? At sabi ko nga sa inyo, kaya yung ibang mga nagko-commodities dyan, no? Sabi ko nga sa inyo is I highly appreciate, no? Actually, si Bae Lourdes Infante, I highly appreciate sa kanyang ginagawa to fight for the sake of our mga kababayans na mga tribo. No, kasi alam niyo, we are the part of the puzzle. We are the division of labor. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit doon sa ating mga kapatid, ipagpaumanhin niyo kung mayroong mga pagkakataon na minsan sasabihin ko, o sige, o sa tema maya, o sige, minsan nadidelay pa ng tigda dalawang araw kasi po sa dami po ng kausap. At just like kanina, no, sa maraming bisita, and thank you so much po sa mga tao na wala talagang sawa sa pagtitiwala. Kasi kung totoo, naging transparent po ako. No, naging transparent po ako sa inyo. And ito yung sinasabi ko na pinaghahandaan. Hindi lang po ito just like para sa kung how can we help other people, but meron tayong pinaghahandaan much more than that, no? At kung tungkol sa mga eleksyon, kung matutuloy man ang eleksyon, katulad ng sinasabi ko, 90% malaki po ang posibilidad na walang eleksyon, and 10% ay kung magkakaroon man ng eleksyon, sinisigurado natin na itong mga taksiwanata ng ating bayan, no? At sinisigurado ko sa inyo yan, itaga ninyo sa bato. Ngayon lang muli nag-vlog si Lidimin. Itaga ninyo sa bato yan, hindi kayo makakaligtas. Yung ngayon pa lang nagbabalak kayo ng mandaya, hindi kayo makakaligtas. At yun sinasabi ko nga sa inyo, yung tungkol sa mga bagay-bagay na yan, marami pong magaganap. Uulitin ko, marami pong magaganap unexpectedly before the end of this year. Itaga po ninyo sa bato yan. Marami pong magaganap. Yung iba, matutuwa and again and again and again, at yung iba ay hindi matutuwa. But that part is part ko na yan sa scenario ko. Kung yung sinasabi kong big bombastic before, ay part yung sa mga nagkapatay-patay, nagpapatayan dyan ng mga pare-pareho lang naman, mga sakim sa kapangyarihan, no? No? At sakim sa ano ng bayan, no? Kapakinabangan ng bayan at this time, no? Kaya yun ang sinasabi ko, lahat ng bagay may tamang katapat, may tamang kapanahunan, no? Kaya thank you so much nga pala kay Sultan, no? Sa ating kapatid na Sultan Hadjula Amilhasan, no? Whatever nasasabihin ng iba dyan, mananatili at manatili ang propesiya that ang tatayo ay at titingalain ay nagmumula sa sikatan ng araw, at higit sa lahat, nagmumula yan sa atin dito, sa ating bansa. Okay, alam niyo mga mahal kong kapatid, ito bag ang nangyayari, kung napapansin niyo na minsan sobrang init, minsan ano, no? So, katulad na sinasabi ko sa inyo, nagbibigay ako sa inyo ng paalala that laging maghanda, lalo na yung mga may maliliit na bata, kasi yung lindol na no, yung lindol na hindi inasahan na malakas, sabi nila according to the Philbox, the big one is just 8 something magnitude. No, aabutin niya ng 11 to 12. I-imagine nyo na lang yan, no, kung may matitira pa kayong mga building yan. I am not a scientist. Geologist, no? I am not a geologist, but system is real, no? System is real, mga mahal kong kapatid. Marami ang magaganap na kung saan hindi to inaasahan ng ating mga kapatiran, no? Pero katulad ng sinasabi ko, lagi niyong tandaan, whatever it is, the negative make turns to the positive. Uulitin ko, the negative makes turns to positive.
No? Parang ganito lang yun eh. Lahat tayo ay nagkakamali. Ano, may kasabihan that mistakes makes perfect. No? So, kailangan pagdaanan ng bawat isa yan. And, nagpapasalamat talaga ako sa mga kapatid talaga na wala talagang sawa. Kanina, ang daming bisita, ang daming tao. So, nagpapasalamat ako sa mga tao na pag tinatawagan ko, kindly help naman, ganito, ganito, ganito. So, ayan sila na tumutulong, nag-rescue agad. And, katulad ng sinasabi ko, batid ko't alam ko, pabalik ako ng Maynila. Okay? Pabalik ako ng Maynila, but merong subalit, datapwat, no? Magdidepende ito lahat sa galaw ng panahon, no? Kasi marami pa tayong mga dapat ayusin at kailangan din natin, kung sumusukawawa naman ang asawa ko, naglaba ng akin, siya pa nagtimpla ng aking inuming. Thank you so much, mahal. Love you, mahal. So, ayan siya, no? So, mga mahal kong kapatid, alam ko marami na kayong tiniis, no? Sobra ng pagtitiis. But sa katulad ng sinasabi ko, tawag nito, lahat ay pinagsisikapan, no? Para kung ano man ang kapamaraanan ng kaloob ng kataas-taasan sa atin, that is the way para tumulong tayo ng iba. Tumulong sa iba na may kaakibat na pagdidisiplina. Kasi ho, ang pagtulong sa kapwa ay kailangan may kaakibat na pagmamahal. At yung pagmamahal na yan ay disiplina sa ating kapwa. Okay? And then, huwag na natin pagtalunan yung about sa mga iba that until now, sino si Spiritual Wonder Boy, sino si ganito, ang mahalaga so far ay how can we survive, no? Even ourselves, kailangan natin talagang makasurvive, no? That's why one of the reason kung bakit tayo one of the reason kung bakit ang motivation natin sa ating mga kapatid is unang-una is hindi man tayo mayaman, no? Aban nyo nga ng lingkod eh, grabe nga ang pang-aalipusta. Sabi ko nga sa inyo eh, mahirap, dukha, patay, gutom, ano pa ba? Tapos, kung sino pa yung namintas kay Lidimin, wala naman siyang naitulong kahit piso. Kung sino pa yung nakatulong, wala ka namang maririnig kahit ano. Yan ang crab mentality ng tao. Okay, pero pinasasalamatan ko lahat yan, no? Kasi, ha, kuidaw lang, sabi nga nila, bilog ang mundo. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Kaya, wag maging matapobre, no? Baka mamaya, yung nilait-lait ninyong tao, eh, in the right time, no? Ay, kung si Lidimin sa tingin nyo ngayon, eh, nasa bangin, eh, sa pagdating ng araw na yan, kayo nandun na sa ilalim ng bangin, no? Eh, kung ganyan ang trato ninyo kay Lidimin, how come pa kaya, no? Ako naman, hindi ako nagtatanim ng galit, ngunit subalit datapot, meron tayong tinatawag na disiplina, no? Disiplina. Kaya maraming salamat sa inyo, no? Katulad nito, nag-views kayo, nagpapakita lang ng inyong pagka sabik, no? At lahat ng mga ka-GC ko, no? Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo kung hindi ako masyadong nag-a-update sa inyo, hindi ako nag-ano sa inyo, kasi nga po malaki ang pinaghahandaan ni Lidimin, no? Malaki dahil maraming magaganap before the end of this year, no? Before the end of this year, the question is, who can survive? No? Who can survive us? No? Kung ngayon pa lang, hindi natin pinaghahandaan yan, no? Kaya itong mga mahal kong mga mahal nating kapatid, as what I have said, eh magtanim kayo, no? Eh ako nga, natutuwa nga ako dahil yung tanim ng asawa ko ng tanglad, oh my God, siguro, ang nakikinabang hanggang doon sa kabilang kanto, no? Ang layo-layo ng distance nila, so natutuwa ako. Kaya ang ginawa naman ng asawa ko, eh giganahan, ayun, nagtanim ng maraming itatanim. Dahil ang sabi niya, sabi mo magtanim tayo, so magtanim tayo. Kulang na lang. And then, thank you so much, mahal, no? Kasi
So far, kahit papaano, ipinagkakabalahan ko ang mag-breed, no, ng mga chicken. So, dumadami ang chicken ni Lidi Min dito. Iba-ibang uri ng chicken. And thank you so much kay Kuya, no, na magbibigay ng ibang lahi, charot, sa manok ko, ha? Charot, no? Para maiba naman, no? Kasi excited ako doon sa, ano, sa ostrich at saka yung breed na, ano, na nakita natin kahapon, mahal, yung kambing, no? Kumbaga parang imported siya na kambing, no? So, ganun, no? Kasi masaya na yung makontento tayo, marunong tayong makontento, and then kung may extra, edi tumulong tayo. Huwag tayong tumulong tayo na may may kaakibat na pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa, no? Hindi yung pag nakatulong tayo ng konti, eh hanggang kabilang bayan o baka hanggang sa ibang planeta ay nakakarating, no? Hindi ganon. Kasi mahirap magsalita, no? Kaya yung mga nagsalitang ikaw, ha, pumunta ka pa naman sa bahay ko, sinabihan mo akong pobre, sinabihan mo akong bakit maniniwala sa akin, halos wala akong makain, pero take note, ha, ang dami mo kayang kaping naubos nandito ka. Hala. Lord, patawad. Kayo talaga. Kung sabihin ko, kayo nga, oo. Sige, kung sabihin ko kayo, ito, ha, kung totoos, hindi ko na kailangan itong babanggitin. Nagkaroon nga kayo ng sasakyan, nagkaroon nga kayo ng kung anong mga pinaggagawa ninyo, o bakit? Lahat ba yan pinaghirapan ninyo? Hmm? Igaling naman yan sa ano ninyo, ha? Galing naman sa pangungulikta ninyo yan sa kaka-ID-ID ninyo dyan, ha? No? Huwag kayo magsalita sa akin ng hindi maganda para pag marisbakan kayo ng lidimin, ang yun, pagbiglang na nahimik, kwidaw lang kayo, manda kayo, no? At hindi yan sinasabi, ginagawa yan. Huwag kayong ganyan, no? Kasi alam nyo, kung nakakagawa ka ng mabuti sa kapwa, huwag kayong ganyan. No, ako lang nagsasabi sa inyo. Kasi sabi nyo nga, no, ang tao ay minsan nasa baba, minsan nasa baba. No? So, huwag kayong ganyan na makapagsalita kayo. Buong ano talaga, sasabihin, si Lady Min, huwag kayong maniwala dyan kasi pobre yan. Paano makakanon yan? Ako, may sarili akong sasakyan. Ganito, hala, makapag-proud ka, kala mo naman, Diyos ko, baka yung pinandown mo galing pa dun sa koleksyon ninyo. Huwag kayong ganyan. Chillax lang kayo. Sili dimin lang to. Chillax kayo. Hmm? Chillax. Kayo talaga. Tapos lahat naman ng vlog ko, binabantayan ninyo. Inaabangan nyo. Kala nyo man, di ko alam, eh, no? Chillax lang, no? Ang mahalaga sa atin ngayon is paano tayo makakasurvive, and then sa ganung paraan, madugtungan din natin kung meron tayong maitulong sa ating kapwa na may kaakibat na pagmamahal at pagmamalasakit, no? Thank you so much nga pala kay Kuya. Hello dyan na sa Korea, no? Hindi ko siya mi-mentionin kasi, alam mo, merong mga taong mga mapagsamantala. Nangyari na yan, no? Tsaka, nangyari na yan, ginamit pa yung pangalan ko, tapos, oh my God. No? Ay, nako. Para nga pala kay ate, huwag kang mag-alala. Sabi ko nga sa inyo, napakasimple lang. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. No? Huwag kayong masyadong ano, kasi lahat naman tayo nagkakandamatay. Lahat ng mga pinag-uusapan, ng mga pinagkakaguluhan, hindi naman natin madadala yan sa langit. Kasi sa langit, ang sabi nila doon, no? Kasi nung nakarating ako, wala naman ako nakitang ginto doon, ulap lang naman yun, no? Hindi pa yata yung ano, baka yun ay landingan, charot, no? Hindi kailangan ng Diyos yan. Alam mo, mahal, tingnan mo nga, tingnan mo yung buong paligid, no? Ito, ha, napansin ko to, kaya naalala ko si Kuya Emmanuel ko, na iiyak na naman ako. Tingnan mo, wala kang makikitang bituin dito, nag-iisa lang yan. Every time na nandito ako magba-vlog, saka siya lalabas. Ayan, no? I think that is not a star, and that is a satellite. No? Tingnan ninyo, ha? Ayan, no? That is not a star, that is a satellite. Minsan pa, parang niya akong nililisol, ginaganyan, no? So, hello, charot, no? Ganon. Huh? Pag sure. Ganon, no?
Ah, ikaw ha? Kasi pag umagang-umaga, 'di ba, pag alas 5, alas 4, ang ingay-ingay na dito lang, hindi mo maintindihan kung tora-tora o ano, hindi ko maintindihan, no? Kasi paglabas ko, wala rin naman siya. So far, I think that is a satellite kasi wala ka talaga makikita eh. At saka 'di ba noong unang panahon, marami naman talagang lumalabas ng mga stars, pero ngayon bihira lang, pero nag-iisa lang siya, ayun oh. Ewan ko lang kung makikita niyo diyan, ang liit eh. Ayun oh. Ah, hindi niyo makikita dyan. Ah, hindi niyo makikita. No? Hindi niyo siya makikita. So, ayan. Ibabalik ko na lang siya, no? So, ano yan? Kasi nung one time, para siyang, nag-ano talaga siya, gumalon talaga yung, ano, yung, parang laser ba? So, nakagano lang ako. Tapos, so, may naalala kasi ako noon, isa, one of the training ng Kuya Emmanuel ko, pag mayroong mga ganyang sign, no? So, kailangan meron lang akong bibigkas din para makilala niya. No? Alam nyo, mahirap magsalita ng mga bagay na unbelievable para sa iba. Yan ang totoo. But, for me, personally, I know that I cannot please everybody, but, inaano ko lang sa inyo, gina-share ko lang sa inyo. O ulitin ko, si Lady Min, kung totoo, hindi ako makapag-vlog, no? And before I end of my vlog this time, no? Pagpatawad Ama, Diyos Ama, syempre, una at higit sa lahat ay akin mo nang itinataas, pinupuri, tinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, at nagpapasalamat din si Lady Min sa inang lupa. At maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. At sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Mabuhay ang nagbumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay, Mahalika, Kingdom of God, the Lupasugsulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1 sea. At mabuhay ang nagbumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kahinahunan, kaliwanagan, kapatawaran at pag-ibig ay suma sa atin lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay, alam niyo mga mahal kong kapatid, no? Balik tayo doon sa Starlink. Alam niyo, sino naka-experience ng you need to invest just this amount tapos kita ka ng ganito. Katulad nga ng sinasabi ko, katulad nga po ng aking in-advise sa inyong lahat, sige, mag-entra kayo dyan, pero ang nangyayari kasi dyan ganito, i-explain ko sa inyo ha, kung walang, sorry for my words, walang sirang ulong negosyante na ang piso mo ay babayaran niya ng 5 piso, no? Ulitin ko, walang sirang ulong negosyante na ang piso mo ay babayaran niya ng 5 piso. So, natalo pa siya ng 4 piso. Ganito ang nangyari sa ibang mga cryptocurrency na yan. No? Kasi, kung tutusin, hindi ko ipagkaila sa inyo that my daughter is a victim of the cryptocurrency. So, nag-suffer siya ngayon. But anyway, lahat naman yan, sinabi ko lang sa anak ko that you need to learn, no, your experience, not mistakes. And you need to learn, no, na hindi lahat ng magagandang bagay ay nakakabuti sa atin. Minsan, ang mabubuti o ang magagandang bagay na nakikita natin, naririnig natin, yun yung patibong ni Satanas para masilo kanya. Kasi, just like my daughter, no? Kasi ang 3 million, more than 3 million is not easy, no? Na mabiktima ka dyan. Kasi like for example, nag-invest kayo, sige, kayo dyang 5, mag-invest kayo ng piso-piso, no? Kikita ng 5 piso, siyempre, tontuwa naman kayo. Talagang totoo na kapag withdraw kayo. So, kumita kayo, no? Hanggang lumaki ang piso, nagiging 100 pesos na. No? So, sabihin agad, may promo tayo na kung sino ang mayroong 150 is not once, twice, thrice, talagang as in, talagang triple pa ang ibabalik sa'yo. So, kung mayroong kang 100 dahil dun sa kinikita mo na, dadagdagan mo ngayon ng 50, maglalabas ka ulit ng 50 para idagdag doon kasi naghahabol ka ng tinatawag nilang promo-promo. Pag na ano na yan lahat, pag nandun na yan lahat, ayan na, iiyak ka talaga. Alam nyo kung bakit?
wala na kayong ma-withdraw, no? Kaya po, may nagtanong sa akin kung itong QFS, kasi QFS, the Quantum Financial System, alam nyo, even the federal, nag-post na ako sa inyo, ay, bagamat ano yan, sabi ko nga sa inyo, that is only the way, magkaliwanagan tayo, that is the only way, kasi meron silang hinahanap, okay? Kasi lahat po, why all the heritage accounts and all kinds of accounts, lalo may kinalaman sa global wealth, why they cannot withdraw? What is the problem? No? Kasi yung mga imti-imti nyo dyan, mga money transfer is, aminin nyo o hindi, is lock talaga yan ang program. No? So, kung tutuusin, ito bang mga sinasabi na about sa Central Bank, no, 'di ba, nag-ano na nga na nag-collapse na, no? So kung tutuusin, tama 'yon, yung ating mga kapiran ngayon is fiat money, ibig sabihin walang backup. Pero sinasabi, marami tayong ginto. So how it will happen, no? Lahat ng yan, gracias. Matutuldukan kan Yushakar lahiya shakan na mokra kais sa tagili tais tira laf na ir lasyan pumasok ka mahal kishata pasok ka shukar laf na ir santay ira san san sikira volta i kasi nanindig ang balahibo ko because pinapasok ko yung asawa ko kasi nakita ko yung kalangitan that there's something kakaiba so no? Hai shikala shan sun sun yis tsukara mo na shada la va kara la yi da sida ni kara la hayara won tai sida i la sun sun yu shikara la fun ta ira haya shin tikala la vo da i la kan ta na yan sun sun mo na ira ko ko di da sa vision la for la hir la fun tai kana tsukata fun ta i da shida dahil hay na nidig ang balahibo ko dahil ito na nga sa pinapasok ko yung asawa ko kasi hindi ko alam baka mamaya ayan na yung mga ating mga kaibigan na mga alien baka bigla mamaya sisigupin ako dito charot no eh yung asawa ko wala namang alam tungkol diyan shukra lahir sansay tutay tigira buntay ir na ikna mo ta sins na ila sintan mo la yit tay hayar buntok ro ir kana mukas kala lisa sakan mo tikar na buntay ihayas ta. Hindi ho biro kasi alam niyo sa totoo lang, 'di ba? Sasabihin ka may tralala ka na, may kililing ka na, no? Yung mga tipong ganon, no? Nabubuang na, kisyo ganito ganyan, hindi ho biro ang ganon, no? At nagpasalamat ako kay Madam Elizabeth Oropesa that nilalabas niya talaga that pumunta siya ng Agarta, yung mga ganon kasi patunay lang, no? Sabi ko nga sa inyo, nandito ng mga ibang nila lang nung nakaraan lang eh, no? Yung okay na hal, wala na siya hal. Yung ano, ikaw talaga. Nag-EFB live ako, nag-distract kay sa akin. Mamaya natin mag-usap. Okay? Kasi naramdaman ko talaga na yung bahay ko. Actually, ito before is even my son, no? When I was in Pasig, no? Ay, talagang, ano yon even my son, ay talagang sinabi niya, kasi nakita niya pala ako before that meron akong kausap, pero wala naman siya nakita ng kausap ko. So, sabi ko sa son ko, don't worry anak, your mama is nasa matino pang pag-iisip. No? So, ganun lang, no? Kasi mahirap. Madalas ang sabihin, baka may ganyan ka, no? Pero hindi po. No? So, kakaiba. No? Sabi ko nga sa inyo yung alam niyo nakita ng scientist yung sinasabi ko na mayroon si dragon. Nakita ko si dragon. Ayun, 'di ba? 2 years ago, 2022 nagsasabi na ako, 2023. Ay, yung si dragon malapit nang bibitawan 'yan. Talagang i-allowed ni Lord 'yan. Nakatali siya ng mga kadinang malalaki. And that kadina is not ordinary kadina, but that kadina is mga words 'yan, no? 'Yun yung nag-ano kay Dragon doon sa lalim ng dagat sa diyan sa may Pacific Ocean. Oh, 'di ba? Hindi pa naglabas ang scientist ng social media. Nagsalita na ako sa inyo, ngayon naglabas na sila. Alam niyo pag lumipad 'yan? Ay nako, ewan ko na lang. No, kaya kayong mga nasa gobyerno, easy lang kayo, maging patas na kayo. At
sa totoo lang, alam niyo yung mga nangyayari ngayon? Sabi ko nga sa inyo, the more na nagkakagulo kayo, the more na kung ano mga pinaggagawa niyan, the more na pabor lang kay Lady Minyan. Alam niyo kung bakit? Ang katotohanan ang magpapalayo sa ating lahat. At kayong mga taga-gobyerno, hindi ko naman nila lahat kasi mayroon namang iba dyan na naniniwala ng spiritual, ay kayong iba dyan ng mga taga-gobyerno, hindi nyo mapipigilan ang propesiya. No? Hindi nyo mapipigilan. Maano to sa history? Kaya nagpasalamat ako kay Kuya kasi nag-usap kami nung nakaraan, is talagang nakaka-challenge, talagang very interesting. No? Kasi nandun yung katotohanan. No? Kaya sa ayot sa gusto nyo, the prophecy is the prophecy. Anong sinabi dyan? Sa Book of Kawikaan, paulit-ulit, walang hanggang pagsawa sa pagbabahagi sa inyo. Pangako ng Diyos yan eh, huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno. Huwag ninyo silang aagawan sapagkat si Yahweh ang makakalaban nyo at lahat ng kayamanan ay ibabalik niya sa mga naulila. Ito yung mga descendants. No, kaya lang may pakiusap din ako sa ibang descendants. Kayo ha, lalo na dito sa Mindanao, huwag kayong mag-away-away. Diyos ko naman talaga. No? But, narinig niyo lang sa akin, kayo nagpapataya na kayo dyan. Huwag ganon. No? Kasi, tama yung sinabi ni Kuya. No? Magmumula sa perlas ng silangan na pagkwentuhan namin yung about sa mga Egypt, kay King Thoth. So, nung na-discovered yung mami ni King Thoth ay bakit, or dyan sa Egypt, bakit laging may sun na sign, even the Anunnaki. Why? Kasi it signified na ang maghahari sa lahat ng maghahari ay magmumula sa perlas ng silanganan. Sa silanganan. Okay? So, for me, to be honest, from my mind and from my heart, ang Diyos ang nakakasiyasat ng bawat isa, anuman ikakatagumpay ng aking kapatid, masaya ako para sa inyo. Kaya maging masaya din kayo sa ikakatagumpay ninyong kapatid. Okay? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Have a blessed divine hope po sa inyong lahat. Marami sana akong anuhin sa inyo, no? Ibabahagi, but I need to keep mouth shut dahil alam ko naman eh, binabantayan ng iba ang vlog ko and they are getting the idea. They are getting ideas from me. Yun naman talagang totoo. Ay nako, talaga kayo, no? So far, yan lang muna ang may babahagi ko sa inyo at pahabol nga pala, no? Regarding dito sa ating kapatid na Sultan Hajula Amil Hassan, sa totoo lang, katulad ng sinasabi ko, ayan, hayagan na yung sinasabi ha, bilang ipinagkatiwala sa akin, ang napakahalagang bagay ay Lady Min Canuto declared, no? Hindi naman ang Pangulo ng Pilipinas ang magdideklara nito eh, no? Hindi po Pangulo ng Pilipinas ang magdideklara nito, according and always yan in the system. Kasi lahat po ng mga pinagkakaguluhan yung kayamanan, may kinalaman po yan sa the real Sultanate of Zulu. No? May kinalaman po yan. Kaya yung sinasabi ninyo, that the new, take note ha, hindi nyo ba na-gets ito? New currency. Tapos sasabi ninyo, ang peso ang pinakamalaking currency. New nga, di ba? Yung currency na yan, hindi pa po nailabas yan. We have the yen, we have the yuan, we have the ringgit, we have the dollars, ano pa, no? But this currency, no, ay magmumula yan dito sa perlas ng silanganan, no? At ito ang ibibigay ko sa inyong tip, hindi po yan peso. Hindi po yan peso ang new currency. Na, baka mamaya, first time yung narinig to ha, sabi ko sa inyo eh, binabantayan lang kasi yung ano ko eh. Ha? Binabantayan lang kasi yung vlog ko, then they are getting the ideas, tapos may magagalit na naman, lalo na yung matanda. Hay sus, Ginoo, patawad.
peace be with you. Okay? So, mga mahal kong kapatid, ipagpaumanhin sa inyo, no? Hi, hello nga pala kay Jimalyn Jamin Balangatan. Na-miss ka naman namin. Thank you so much, kapatid. Ulitin ko, ha? Kay Fujiwara Yumi Rico, thank you so much. Kay Nora Marasigan, kay Ramon Pataksil, kay Marcelo Francisco, kay Badet Bidaswa, gandang gabi, kapatid Lidimin, puri ng nagsugo, hindi ang mga sinugo. Thank you so much, kapatid. Mag-ingat ka dyan, ha? Kay Susan Peralta Ruco, thank you so much, Carolina Salvador. Lidimin, magkakaroon ng global arrest. I love that. Yes! Uy, ito na nga sinasabi ko. Sabi ko nga, silent po na tayo. Silent mo na tayo sa global arrest na yan. Ay, nako. Sino kaya itong mga matataas na opisyal ng gobyerno ang ma-arrest? Walang kapatid-kapatid, walang kadugo-dugo, ha? Kuidaw kayo. Kuidaw kayo. Hindi ito pangarap ng gising. No, hindi ito isang pangarap ng gising. Totoo ito. Totoo yan. Magkakaroon ng global arrest. Ayan, nagkakabistuhan na. Kay Belen, kay Ma'am Belen Persian, thank you so much. Carolina Salvador, thank you so much. Kay Joseph Lazarita, thank you so much. Kay Malu Gabaldon, thank you so much. Kay Annalyn Magera Baling, thank you so much, no? Kay Pastor, hello Pastor Roger Jamulin, thank you so much, no? Maria Salvacion Valenzuela Amante, thank you so much. Kay Ma'am Ardi Valente, thank you so much. Kay Agob Galano, puri ng nagsugo, hindi ang mga sinugo. Marina Kabawatan, no? At sa lahat pa po, thank you so much. Gracias. Na ano ako, medyo na ano rin ako, ha, kasi hindi mo napansin, sabi ko sa inyo, eh, no? Sabi ko, parang sa tila ito, tinan mo na wala siya, diba? Tapos may biglang bumukas na ganyan, pinapasong asawa ko, kasi syempre, pag may kakaiba, so alam ko ano yung sarili ko, kaya tinan mo na wala, diba? So syempre, yung asawa ko, hindi naman siya ano, normal naman to, hindi naman to katulad sa akin abnormal. Hindi normal ang life. Ay, Diyos ko, Lord. So, lagi kayong manalangin, ha? Lagi kayong manalangin na siyempre una, yung mga anak natin naging nasa maayos, no? Ito'y paalala lang naman at matuto tayong unang-una, matuto tayong tumanggap kung ano yung katotohanan. Dahil ang tao, mabuti o masama, wala rin naman ibang mag-aani yan kung hindi ang mga sarili. Matuto tayong tumanggap ng katotohanan para hindi tayo mapahiya. Hindi lang mapahiya, gusto kong paalala sa inyo. Itong ginagawa natin, mga gumaganap, sikapin ninyo na hindi man perfect, because nobody's perfect, pero sikapin natin, mapabuti natin ang ating mga gawain, dahil hindi lang sa mapapahiya. Katulad ng sinabi ko sa ating ibang kapatid, hindi lang ito mapapahiya. O ayan na, lumabas na naman siya, tingnan mo, parang may wings. Nanindig ang balahibo ko. Hindi lang mapapahiya, kundi lahat, wala na akong ititira. Ang nagkamali ay may mga karampatang kaparusahan niyan at ang kamatayan, no? Who am I to judge you? Pero ang covenant, the system is real. Sayang, no? Hindi ko kayo para kasi siyang, nakita mo yung puti ng ganyan, para siyang pakpak ng angel. Tapos nandun yung ano, no? Yung lumitaw na naman kasi siya, kasi nag-iisa lang siya, eh. Hindi nyo kasi siya makita dahil maliit siya. Pansin mo, mahal, lumitaw na naman siya. So, ganun. Kahit saan ka maglingon, wala ka makitang ganyan. Eh, para pang, ano ba sa Tagalog yung nagdag-om? Kumbaga sa English, tama ba? Omnibus, charot, no? Kinalala ko pa palang science.
No? So mga mahal kong kapatid, maraming maraming salamat sa inyo at isang mapagpalang magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, si ayan, okay na si Marina, no, sino pa ba no? Lahat po no mga kapatid, thank you so much. No? Ay ito si Concepcion Gakuma Kanyeda, Fee Puntalan. Ayan, thank you so much. Susan Peralta Roses. Basta ko, Ma'am Didimi, nag-abang ko lagi dahil gustong-gusto ko ang mga laygay mo at aral pa lang at sa iyo. Puri na nagsugay ni mga sugo. Thank you so much, kapatid. Josephine Soriano, if something in the sky which is not twinking, will those not star? That is a kind of planets, something UFO. Nga. Kaya kaganina pinapasok ko yung asawa ko kasi kitang-kita nanindig ang palahibo ko. Kitang-kita ko yung parang may bumuka. And then yung words ko, okay, ito i-reveal ko sa inyo. Okay? Yung salita ko kasi na yan, I want to clarify every one of you, that is not a Latin word. No? That is not the Latin word. Ito'y isang salita. Siyempre, kaya ko siyang i-interpret, no? No? Ito yung salita na binigay ng Panginoon ng karunungan na nino man, ubusin nyo na ang mga kagintuan, but that word, that wisdom na binigay ng Panginoon ay hindi nyo yan mananakaw kay Lidimin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Emmanuel, God is with us, the blessed Redeemer, the living Word. Seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. Isipin ninyong maigi, bakit lagi kong sinasabi, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. No? Buhay na salita, Emmanuel, God is with us, the blessed Redeemer, no? The living Word. Buhay ang kanyang mga salita. Napaka klaro niyan. Ano, naghanap kayo ng Kristo, yung pinako sa cross, para cease to believe kayong mga tao? Yung bang hinahanap ninyo? Isipin ninyong maigi, Emmanuel, God is with us, the blessed Redeemer, the living Word. That is the one of the puzzle. No? Ayan, sabi ko marami ding naghahabang eh. So, isang mapagpalang magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Kasi gusto ko muna itong tingnan. Okay? Gusto mo naman mag-consider, nagpapansin eh. Hindi makita. So, magandang gabi po sa inyong lahat.